Hello everyone! Welcome to Bebs and TV. Ngayon ay magluluto na naman ako ng ating fried rice. So, what's up guys? At ituro ko sa inyo kung paano ko niluluto yung ating fried rice. So, ngayon ito yung ating egg. Ito yung ihalo natin sa fried rice natin mamaya. So, I fry the eggs. This is 4 pieces. Yan, dahan-dahan lang guys. And then, prepare natin yan siya. Ayan, okay na yan siya guys. Pwede na yan. So, then, prepare natin yung ating mga ingredients like rice, mushrooms, minced pork, and lagyan natin ng garlic. And then, ito po ay ang ating corn. Ayan. Igisa muna natin yung corn para mas yummy siya. Ito yung ating fried rice. Ihalo natin ay ang corn na igisa natin ng maayos. Dandahan lang guys para hindi masunog. And then, yan siya. And then, syempre, itong rice natin ay i-ready na natin siya. And then, unahin natin yung pork. Igisa natin siya ng maayos. Dahan-dahan din para hindi siya mag-itim, hindi siya ma-overcook. So, low fire lang tayo muna. And then, igisa na natin yung ating pork. At saka yung ating rice. So, yan siya guys. At saka, ihalo natin mamaya lahat sila. So, tayo ng garlic. Add na natin ang ating minced pork. Yan siya guys. Dandahan lang. Ang minced pork pala ay na-marinate ko na yan siya sa powder. Yung cornstarch ba? At saka suya sauce. Yan siya. Tapos nahalo na yan siya ng mabuti. Siyempre linisin muna. Before mo i-marinate siya guys, hugasan mo muna. Kasi hindi natin alam, hindi tayo yung gumagawa. Hindi tayo yung nagmi-mince niyan. So, kailangan malinis lahat nating ingredients dahil health is wealth. So, yan guys. Medyo mainit lang, so dahan-dahan tayo. At saka pagka nagisa na natin ng kunti sa bawang, ay dagdagan natin ng water at saka i-cook muna natin ng at least 15 minutes para sure tayo na well done yung ating minced pork na ihalo natin sa rice para makagawa tayo ng yummy yummy na fried rice and corn with pork and eggs at saka mushrooms. So yan siya guys. Pwede na natin lagyan ng water. Kunti pang halo. And then, mag-isa na natin siya ng maayos para walang amoy. So, kailangan na natin dagdagan ng kunting tubig para pakuluan at iluto natin siya for 15 minutes yung ating minced pork. Yan, so guys, medyo mainit lang. So, dahan-dahan tayo. Yan, cover the pot and then wait for another 15 minutes. So, i-ano natin muna siya, sit aside. Yan lang natin yan dyan. Yan. Tingnan-tingnan natin, baka mawalan ng tubig, dagdagan kunti. Hanggang sa matluto siya. At saka masarap yung amoy. So guys, so i-prepare na natin yung ating rice. Yung garlic natin ay nag-isa na natin yan siya. And then pag na golden brown na yung garlic ay nilagay ko na yung rice. Dahan-dahan kasi yung rice na ginamit ko ay Japanese rice, so sobrang
ano siya guys, sobrang tawag dito, malapot siya, kaya medyo hirap ako dito sa rice na to, pero okay lang, kayang-kaya pa rin. Ayan, ni-add ko na yung ating corn na nagisa para sure na tayo at malapit na siyang maging okay. Nilagay ko na rin yung na-slice kong fried egg. So, yan tayo guys. Kunti pang kimbot, halo ng halo. Yan, para hindi dumikit sa wok, ay kailangan natin siyang i-turn. So, yung ating ano ay ihalo ko na yung tawag dito, minced pork, kasi okay na siya. So, i-add na natin yung mga ingredients pa natin dito sa ating fried rice. At ihalo siya ng mabuti, ng dahan-dahan. Kasi guys, mainit pero kailangan natin makaluto ng masarap, kaya dahan tayo. Yan. Smells good na siya, guys. Yan. Kunti pa. Yan. Ito na yung kalabasan ng ating fried rice. Ang bango na. Ang sarap pa. Saka healthy siya kasi tayo yung nagluluto. Alam natin ang ating mga ingredients kung paano natin ito ginawa. Kaya yan yung importante sa lahat. Yan siya guys. So, hintay-hintay tayo ng konti at saka medyo i-ano natin para magiging dry konti siya. Saka malutong at mabango. Yan. Yung technique dyan guys, pagka nag-start pa lang tayo ay medyo low fire, pero pagka kalahating cooking na tayo, idagdagan na natin mag high fire siya. Pero ihalo lang natin lagi para hindi siya dumikit sa wok. Yan. Kailangan tama yung oil na nilagay mo, kasi pag walang oil, hindi din maganda yung fried rice mo. So, nasa'yo yung ano, nilagyan ko na yan ng salt, isang kutsarita na salt para may lasa siya. And then, yung ginamit kong corn ay tatlong piraso na ilaga ko muna para hindi siya matigas. So, kapag naluto na siya ay nislice ko at kinuha ang kanyang mga butil. At, so, nakita ninyo ay i-fry ko muna yung corn para mas yummy yung taste niya. So, ito na guys yung ating fried rice na yun. Ito yung pinaka-special na fried rice na nagawa ko ngayong 2021. So, malapit na siyang maluto. Ayan. Kunti pa. Okay na yan. Smells good. Tastes even so good. Yan siya guys. Ganito lang kabilis at kadali at kasaya yung magluto ng masarap na fried rice. Yan. So salamat nga pala sa mga nanonood sa Bebs and TV. Thank you sa walang sawang suporta at saka sa pagsubaybay sa aking mga vlogs dito sa Bebs MTV. Halikayo guys! Kain na tayo! Yummy yummy fried rice! Yan si guys. Yan. Thank you so much! God bless us all! Stay healthy, stay happy, stay safe, and always stay beautiful and think positive.